sabi ko kay Sir Vehnee, sabi ko, sir, maganda siguro kumanta rin tayo ng Pamasko. Sabi niya, pwede, sige, sige, gawa tayo. So, ito yung nagawa niya ng Pasko sa PM. Bali, ang ano nito, message is, since ang Pasko is a spirit of oneness, unity, family-oriented tayo sa Pilipinas dito, pagkakasama pag Pasko. So, itong kanta, para to sa mga magkakalayo na gusto ko, pag Pasko, magkakasama tayo. Na it doesn't matter kung it doesn't matter kung wala o merong regalo, kahit ano pa regalo na yan, basta importante magkasama tayo. Yeah. So that's the message of the song. Especially sa Philippines. Oh, lalo sa Pilipinas, napakaano natin dito. Dating sa Pasko. Family oriented tayo, gusto natin. Pag Pasko, kahit walang handa, magkakasama lang, okay. At tayo so that's po, the ano, po, message ng handa. At tayo, may pinakamahabang Pasko. Yan, yeah, oo, grabe. Ano September ba? Pala. Pag number months na, Pasko na. Kayo ba nagsuggest kung anong klaseng story yung mas surat? Hindi, hindi. Walang mga alam mo si Mr. Benny. Alam na niya yung timpla mo. Makata yan. Okay. So alam niya na kung anong approach niya na kanta. At proud na proud kang sinusuot yung t-shirt na may Ben. Oo sa naman. Oo nga. Lifetime Achievement Award, di ba, no? Si Levi Celaya Lifetime Achievement Award is at Star Awards. Sana sumunod tayo. Oo. Kapitan, kasi siyempre alam naman natin na nagtrabaho kayo sa barko. Yung pag mga panahon ng Pasko, dumadating yung Pasko na sa barko kayo, ano yung mga, usually, kamusta naman yung experience ninyo? Memories niyo po. Of course, ang Pasko naman pag nasa barko, sinaselebrate naman tayo. Kaya alam mo, what can you do? Kami-kami lang doon. So sa cargo ship ako nun, ilan lang kami, 19. So, malungkot, lalo na pag nasa dagat kayo. Kayo kayo din lang, pero when it comes to pagkain, marami. Wala tayong pagkain. Talagang tambak yan. Pero hanggang dun lang. Tapos karakarao kayo. Next day, trabaho na ulit. Kayo, Kap, ano yung personal, ano to? Memorable Christmas nyo na hindi nyo malilimutan? Memorable Christmas? Ang pinakamaganda ko talagang Christmas pa rin so far, yung nasa probinsya pa kami. Bata pa. Simpleng buhay lang. Everyday, kompleto yung 9 days na sinumba. Kahit umulan. O kasi alam mo, ang Pasko sa probinsya, parang piyesta lagi. True. Yes. Kasi sa amin, yung lugar namin, liblib yun. Talagang nagiging matao lang pag may mga okasyon ganyan. So pag darating na yung Pasko, lalo na yung simbang gabi. Kahit hindi nagsisimba, nagsisimba eh. Alas 4 ng umaga yun. Uulan, puno ang simbahan. Doon ka nga magtataka pag Pasko eh. Pag normal Sunday, hindi na, alos kalahati lang laman, 3-4. Pero pagka Pasko, talagang tambak ang labas. Hanggang sa labas. Kasama kasi doon yung mga kalabongbo. Oo, diba? Paglabas mo, hindi kasi daw, yun. Kasi daw, parang pag nabuo mo yung siyam na gabi or 9 mornings ng simbang gabi, pwede ka mag-wish at natutupad daw. Eh kayo ba, nagawa nyo na yun at may natupad bang wish? Actually, hindi lang sa ano, sa 9 days na simba. Everything. Ako naniniwala naman ako na prayer is still the most powerful anong tawag dyan? Powerful tool. Hindi na natin. O way. Para matupad mo pangarap mo kasi pag nagdasal ka naman, deserving ka. Ibibigay mo ka. So, yung mga sinasabing 9 days, kung ano-anong mga kasabihan. Those are just merely some ano, kasabihan na eh. Pero, sa totoo lang, naniniwala ko na pag may isang bagay ginawa ko, matutupad. Huwag mo lang sukuhan. Huwag ka lang tumigil. Parang dartboard. Huwag ka lang tumigil ka. Tira na ng tira. Mabubulsay din yan. About your song, may pressure ba on your part na sa dami-dami ng mga lumalabas ng mga Christmas song? Sana ito rin yung marinig September pa lang na parang sa Maricho, dumudungo-dungo na rin. Winish nyo ba na sana pag nagkaroon ako ng Christmas song, ganun din? Oo. Na parang tugtugin, marinig mo sa radio station, sa bus, sa jeep, di ba? Totoo. Kasi yung pagkanta, pag pinapakinggan ng mga listeners, siyempre, parang nagluto ka rin na kinakain yung niluto. Masarap makikman. Walang presyo yun. Pag nagluto ako at kinain mo yung niluto ko, fulfillment yun para sa akin. So yung kanta ko, pag nakita mo, narinig mo, pinapakinggan yun, ang sarap sa feeling mo. And of course, as you said, or as you ask, masaya ako pagka nangyari. Itong Christmas song na Pasko sa feeling mo, pag ito ay
gusto ng tao. Siyempre, every Christmas, hopeful tayo, napatutugtugin na rin ito. Ang sarap na, ano ko eh, ang anong tawag dyan? Legacy. Diba? Wow, may isang kanta ka na palang pinapakinggan. At least kahit dito man lang sa Pilipinas. At sa tingin ko naman, may mga Pilipino supper na baka magustuhan din naman. So, yun. Kap, ano yung mga paborito mong Christmas songs? Ah, siyempre, yung walang katapusang, walang upas na Pasko na kasi natapos. At saka yung mga Jose Marichan. Mga Jose Marichan. Ano yung mga Jose Marichan? Yung Christmas in our hearts. Christmas in our hearts. Dalawa yun eh. Give love. Yung dalawang Give pinaka- love on Christmas Day. Original niya. Yung original ni, ano, ni Jose Marichan. Christmas in our hearts. O may isa Perfect pa. Christmas. Yun! Is there a letter? O may isa pa pala. Yung sana na yung Pasko. Mm-hmm. Si Ben, ay, oh, si Jimmy Bob. Ariel Rivera. Ah, do you wish to, ano, have collaboration Christmas song with Jose Marichan? Of course. Jose Marichan yan eh. Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, open naman tayo kahit saan. Sana mapagbigyan. Ayun naman, nandito lang. Pero kung sakaling i-ano tayo, i-appreciate nila, why not? Kap, kayo, nung bata ba kayo, nangangaroon kayo? Pero huwag naman. Kamusta naman yung pang-collecta ninyo? Doon sa amin, hindi kami bigyan ng pera. Kasi wala naman. Alos walang pagkain. Pera talaga mga tao. Pagkain. Soma. Puto. Yun yung bilis eh. Okay na rin. Yun naman yung sinasabi kong masaya doon eh. Na nakakamiss. Nakakamiss this month. Anong handa sa Pasko ang hindi mawawala sa misa? Hindi mawawala sa misa. Yung ano, yung suma. Hindi nawawala yan. Yan lang ang bait na namin, ever since. Tsaka ako hindi ako maarte sa pagkain. Maski ano? Wala tayong problema. Kahit ano dyan, problema. Kasi kap, natikman namin kung gano'ng kasarap ka magluto ng laing. Ikaw ba, pag sa mga handang Pasko, nagluluto ka at ano yung specialty mo pagdating sa mga handaan? Sa Noche Buena? Ah, sige. Specialty ko, igado, adobo, tsaka laing. Wow. Pero marami pang iba. Laing, laing kasi. Dito. Yan ang ano natin, paborito. So, hindi nawawala yan kahit ang chupena. Oh, just oh, regular ulam, oh, di ba? Eh, tsaka hindi nyo pa natikman. Natikman nyo yung adobo? Hindi pa. Laing. Looking forward. Looking forward. Tasusunod na adobo naman. Christmas party. At saka marigado. Oo naman. Magkikita kita naman tayo. Ano pang plan nyo this Christmas? I mean, as ngayon, nakikilala na kayo singer, sa diba? Sa singing natin. Ako, plano namin is, yun nga, isa is yung sa level 0, in-invite nila ako doon, level 0 tour, parang group of bands na in-organize sila, na may iba't ibang lugar sila pupunta sa Pilipinas na pinapasama ko. So, in-invite ako. So, part ako noon. And then, gusto ko sana this Christmas, kung 3 months pa naman. Yung mga classmates ko sa Ateneo Dinaga sa Bicol, they're organizing some sort of parang mini concert lang. Malit na lugar, tapos practice lang. Para susunod. Medyo palaki natin. Colosseum. Malaki naman nag-umpisa sa maliit. Correct. Doon muna tayo, and then kung susuotin tayo, mali mo, makapag-collab tayo. Sa ngayon, may mga pinag-uusapan kaming collaboration with Black 9. Wow! Saka kay, ano mo yan? Shanti. Shanti Do! Shanti Do ba yun? Wow! Mga pangmalakasan pagdating sa rap. Yes, Shanti Do. So sila yung mag-rap, kayo yung kakanta. Yan, parang gano'n. Wait, pwede na ba manami kung ano yung magiging story ng collaboration? Tulad ng isang, parang isang song. Pipili kami ng song doon sa mga kanta ko. Talaga nila ng rap. Kung ano yung tapos magra-rap, and then magkakaroon ng rearrangement. Melody. Pero yung the melody will be, you know, andun pa din. Pwede ba itong Christmas song, ang gawin nilang gano'n? Depende. Kami pinag-uusapan pa lang. Hopefully, maano namin. So, cut the after hour press ko nung una, parang unti-unti nang nagkakaroon ng lino ang pangalan ninyo. Sana, sabi na. Na dito na rin natawa kaming makaka-collaborate na nila sila Black 9, Shanti Do, and the rest. Pinag-uusapan talaga namin, nagagawin naman namin, siguro, magagawa naman yun. Nagawa naman yun pa. At malakas sa TikTok yung kanta niya.
nagamit sa TikTok. At sa ngayon nga pala may ano, may kanta na tayong pinapatugtog, yung Christmas song natin, at saka yung Kubli. Kubli mo ko, Kubli mo ako. That's the other song. Tumutugtog na ito ngayon sa Energy. Sa Spotify po. 106.7. At saka sa, kinausap na namin kanina sa station manager ng home radio. So, inintay lang namin yung kanila. May yes pa ka, tsaka yung tsaka yes FM. Tapos sabi nila, hanggang maaaring mapatugtog din natin ito sa Spotify po. Yes, nasa available. Spotify na po yung ating kanta. Yung Christmas song, papasok pa lang yata by next week. Kasi parabol yun. Pero the other songs, nasa Spotify na. Alin na din na po yung na-release nyo, na single? Sa ngayon, ang nasa Spotify is, one whole album, self-titled yun, yung 13 songs na. Wow. 7 original and 6 cover songs. Hindi pa kasama din tong ito, panguli, pang 14 na. So Jojo, pang 14 na. Bonus track. Sana susunod naman, sabi ko kay English na. Oy, anda. Puro Tagalog tayo. Para makapture niya rin yung international. Next ano natin, English na. So, pero ini-wish nyo rin po ba magkaroon kayo ng ano, ng parang physical ano, album soon? Kasi parang mga binuso. Pero di ba parang sana, yun yung ini-wish? Sana nga inabutan ko yun. may plaka pa. Talagang, yun yung mga mall show eh. Meron pa pang autograph. Tapos ngayon, may CD. May CD. Hindi ko na rin nabot yung CD dati. Pero ngayon yung mga album ngayon kasi lumalabas sa vinyl. Digitally? No, vinyl ba tawag doon? Ah, vinyl. Ngayon lumalabas yung mga album ganun as ganun. Sabi ko na mag-survey ni souvenir lang, pero yung pag-awal siguro ng ganun. Masabi na, this is pang-list. Pap, ano yung paborito mong linya doon sa song? Sa Christmas song? Correct. Sa Christmas song. Christmas song. Ah, yung ano, yung oo nga, may mga regalo. Ibang ngunit, ibang iba pa rin kapag ika'y naririto. Nakarelate kayo? Oo naman, kasi walang gift. Importante yan lang. Yung presence lang niya. Yung presence ko. Yun ang maganda din sa kanta. Hopefully, magustuhan. Magustuhan and tumatak, magkaroon ng recall. Tulad din ng ibang mga kanta. Kap, hindi naman nagsimula talaga kayo na sa simpleng buhay, di ba? Hanggang naging super successful kayo. Ano yung pinaka-simpleng Christmas gift na nakuha niyo? At yung pinaka-bonggang Christmas gift na nakuha niyo? Yung unang-unang pinaka gusto-gusto kong hindi ko makakalimutan nung kabataan namin. Kasi pag ikaw may bagong damit, heaven yun sa akin. Kasi nagkakaroon ako ng bagong damit. Pasko at pag-graduation. Birthday wala pa. Kasi mahirap talaga. Pag-graduation, pero may condition ba yun? Pag first honor. May ano talaga? Pag hindi ako first honor. Ang taas ng requirement. Oo, ganun ang nanay ko. Dumating ko sa point na grade 3 ako, tay kami. Parehas kami, ano na, hindi grade 3, grade 5. Tay kami. Parehas kami first honor. So isa lang doon nakabila? Hindi ako. Ay, hindi ka. Kaya, ayaw ng mother ko. Huwag ka. Kailangan ikaw lang. Kailangan ako lang. Grabe. Tapos tumakas ako. Hindi ko wala akong bagong damit. Eh, sabi ng mga kapatid ko, mag-get ka first honor ko eh. Kaya ayaw ni mother. Walang damit. Ang suot ko nun, pang Boy Scout. Kasi ako yung ano, leader ng Boy Scout sa school. Yan ang suot ko. Umagat ako sa stage. Naka-Boy Scout ako. Tapos alam mo ba, nung pagbaba ako ng stage, nabalitaan ng mother ko na pumunta ako sa school. Naku po, sa school ha, pinapalo ako. Pauwi. Oo, pinapalo ako yung ano, yung ratan na ano. Yung bam, ratan. Yantok. No. Ang sakit nun. Yung hiya ako, nandun ako sa school, pinapalo ako po, uwi ng bahay. Kasi hindi ko siya sinunod. Hindi ako pinapakit eh. Tumakas ako makita. Ayun yung mga panahon na yan. So yung tanong ni Sir Jojo, pinakamagandang gift ko nun pag Pasko, damit. Pantalon partner yon. Isang damit, isang pantalon. Eh yung pinakabonggang jaguar na yun. Pagpasko. Jaguar! Kayo talaga! Kung ano ba yun? Actually, ano yun? December ko talaga. Pinakabunga ng regalo sa akin, ng sarili ko. Yun natin yung dream car na din. Sabihin na yun. Huwag mo na pangalanan. Kasi mamaya. Kasi pinakabunga ng regalo eh. Kung ba nag-uusapan ng regalo. Kasi wala naman yung magre-regalo sa akin ng gano'n. So naging emotional kayo nung nabili niyo na yun? Ang sarap eh.
iiyak ka talaga, mapapaluha ka kasi ano ba ginawa ko sa buhay ko? Ano isang magkaroon ako na ngayon? Pinagpala. Di ba? Hindi naman magayari yun, natulog lang tayo. So, yun yan. Siguro, pag may mga naiisip ng stress, problema, titingnan mo na, labas ka, tapos sinipin mo na yung mga achievement mo, ginawa mo. Nare-relieve ka. Pero kayo po ba may wish pa kayo? I mean, this Christmas, kung sakaling bibigyan kayo to make a wish? Yeah. Ako ang wish ko na lang, first, maging mag-materialize lahat itong projects na ginagawa ko ngayon. Gusto kong matupad itong mga ginagawa ko because next to that is, of course, I want to create something for others. I want to do something for other people. You know, payback time. Makapag-share tayo. So yun talaga ang dream ko. Kung ako papaintulutan ni Lord na mas maging successful pa, next step natin is to help others. For, no, to whatever means. Ano mang paraan na kaya natin maglaka sa abot ng ating nagawa na katulong. Yun naman ang dream ko. Kung bibigyan kayo na ano, ng pagkakataon to choose kung sino yung mga gusto nyo makarinig ng song na to, yung Christmas song nyo na to, sino yung mga gusto nyo sana makarinig? Directly, itong mga, ano natin, mga kapatid natin sa anak buhay, mga seaman, next mga OFW, kasi yan malulungkot yan, pag Pasko. Lalo yung mga land-based, years, maybe yung iba, 2 years yata bago mo kayo, 3 years, at least ang seaman, 9 months, 10 months. At yung iba nga, may mga maiksi ng contract ngayon. Pero generally speaking, para to dun sa mga Filipino na, at least sa mga Pilipino muna na malalayo sa pamilya na, ma-appreciate nila yung kanta. And ma-appreciate nila na pag nandito sila sa Pilipinas, i-cherish nila yung panahon ng mag-aksama. Maganda yun yung music video na parang muling nagtagpo. Parang balik. Magkakaroon po ba kayo ng music video soon? May 3 months pa naman. Kung hindi man namin magawa siguro this year, pwede na. Masusunod na, Pasko. Gagawa na rin natin. Pero, sa kanina, nasabi nyo yung sharing. Ano yung pinakabongga yung naregalo sa isang tao? Bongga? Gaano ka ba natin si Kap? Yung mga, ano kasi, yung ginagawa ko sa ngayon, may mga scholars na. Mga mga tinutulungan natin. May seminarians, tayo sinusuportahan. Yung mga indigenous indigents doon sa lugar namin na binibigyan natin pag during my birthday. Life changing din. Binibigyan ko yun. We share something. Ano ko nang sabihin yung binibigay ko. Pero yun ang mga ginagawa ko. As of now, I have scholars, mga nag-aaral. Na tinutulungan na hindi ko naman ina-advertise. Life changing. Yes, so you just have to share. Kasi ako naniniwala ako na pagka ako naman binibigay sa atin, ginagawa tayong instruments para makatulong din tayo sa iba. Cap, of course, we don't know what the future holds. In case, may chance kayo makapag-suggest ng batas in the future na makakatulong mga, sa mga... Wow, ayan, batas! Sa seaman? Sa seaman ba? Opo. Ano pong mga tingin niya na makakatulong? Ako sa kasakali. One is privilege from the government. Anong privilege? Kung ang senior citizen may 20%, why not give it to si Ferris then? Napakalaking profession ng pagbabarko and we're even considered as living hero na sinasabi. Buhay na bayani daw ang mga OFW. Sabi ang kasama si Sima. Pero ano bang nai-enjoy nila sa government na privilege? Wala. So, ang sa akin, kung magawa mo din ng batas, at least, privilege hospitalization, some percentage. Kung may 20% or kahit 15% muna, and then discount sa mga medicines nila. Yun, may engine na ng sima niya. Those are part of the law. And of course, yung mapadali yung kanilang processing ng mga documents dito sa Manila. Kasi ang seafarers, hindi lahat taga Manila. Mas marami ka pa nga yata yung Visayas and Mindanao. So, you know what? Ang seafarers, ang kailangan nila is time. Ang kita ng mga yan, okay na sila. Pero yung oras. Kasi ang seaman, daming papeles na ayusin. May medical, may review, may kung ano-ano. Kasi renewal ng mga documents.
pwede na natin tulungan niya na ilagay natin sa isang lugar. One stop shop. Lahat ng agencies na kailangan ni seafarers, andun lang sa isang building. Kailangan mo si DFA, kaya sa 5th floor. Kailangan mo si Marina, doon sa 2nd floor. Kailangan mo si NBI, doon ba sa... Parang hindi na magkalagay. Doon ka lang pabalik-balik. Parang mall. Then you save time. Streamline. So, yung pag-stay mo supposed to be ng 2 weeks dahil sa mga documents na nangyayari ngayon, mga 2 araw siguro, 3 days, tapos ka na. Then you can go back home. Ang laking bagay nun. Kasi ang seaman, minsan, 1 month lang ang bakasyon niya. Ay tapos mag-aasikaso ko ng documents mo. Wala na sa pamilya. 3 weeks, tapos ka na. So yun, yun yung batas na pwede natin. Maganda yun. Propose sa kanila. Sino man yun, kung pwede ko. Paano yung naging usapan yun ni Vehnee tungkol sa letra ng kanta, sa lyrics ng kanta, at saka yung, narinig ko kasi yung areglo niya medyo grandiose siya, no? Whereas pwede naman din, may mga quiet songs, no? May mga quiet Christmas songs, mayroong grandiose Christmas songs. Bakit kayo napunta sa grandiose at yun nga yung pinag-usapan niyo about the lyrics? Ah, yeah, actually, ako kasi very general na ako kay Sir Vehnee. Pag sabi niya yung gawa tayo ng kanta, kasi isa, maganda yan. So, sabi ko sa kanya, sige sir, gawa ka na lang. And then, nagbigay siya sa akin ng 3 songs. Pinagpilihan ko na lang. So, I didn't give him some backgrounds or story or any concept na gagawin niya. Basta ako, then, I trusted naman natin si Sir Ben. So, alam ko, magaling na siyang mag-tumuha ng kanta. Kaya sabi ko, sir, just give me some choices. Tapos, pipilihan ko na lang. So, ito nga yung napili ko. Pasko. Pwede ba namin po marinig yung kahit chorus lang na inyong song na a cappella? Para naman marinig yung ano ba? A preview. Kahit na cappella lang po, para at least sa music singing chorus. Sabi mo lang ulit tayo. Umpisa nito. Sana sa araw ng Pasko'y dito ka. Ilang taon na rin di nagkikita. Kahit sa telepono'y nakakausap ka, ibang iba pa rin kung narito ka. Oo nga, may mga regalo, ibang iba pa rin kapag ika'y narito. Pasko sa piling mo, ang tani kong hinihiling. Ipangako mo sa araw ng Pasko ay darating. Pwede bang maging ikaw ang siyang regalo ko sa araw ng Pasko? Ika'y kapiling ko. To support your streams. Yes, mga viewers ng ating mga magaling na vloggers, pakisundan nyo naman po yung aking album sa Spotify. Ito na po yun, self-titled Pitz Beriña. Tapos yung YouTube channel ko po, Pitz Beriña Official. You can check it out. Andun na po yung mga kanta ko. Pati karaoke nung kanta ko. Yung karaoke minus one. Andun na po. So, kung type yung sundan, makakapagkanta na kayo doon. And of course, sa Instagram, ganun din. Meron din po tayo. Pitz Beriña Official din. And, ano po ba? So far, yeah, FB. Facebook account din po. All Pitz Beriña Official. So, sana po supportahan nyo din ako doon sa aking tawag ito, passion na pagkanta. Yeah. Thank you, ka. Thank you, ka. Thank you, congrats. Thank you po. Salamat. Picture na lang po.